Una is yung partial denture or yung denture. Pangalawa is yung bridge. Ayan. And pangatlo is yung implant. Ayan. Hi, what's up mga kapatid? Yon, andito na naman po tayo, your nurse Lanlan. And yes, for today's video, pag-uusapan po natin yung iba't ibang uri na pwedeng pamalit sa mga nawalang ngipin. So bago po ang lahat, paki-play nyo lang yung intro. Welcome back! So yes, nakikita nyo naman po dito, ito po yung mga magiging example natin ng na pwede kong i-discuss sa inyo kapag kayo po ay nawalan ng ngipin. So, ganyan yung magiging itsura. Ito po ay sa bandang likod. Yan, nawalan siya ng ngipin dito. So, ang i-discuss ko lamang po sa inyo ay yung mga ginagawa namin dito sa aming clinic. So, ang una dyan, pagka yung mga Pilipino nawawalan po ng ngipin, ang napaka-common na kanilang solusyon ay magpagawa ng partial denture. So, ito po yung example ng partial denture. Ayan, nakikita nyo po. Ayan, may class siya, yung may wire siya. So, bandang likod po to sa baba. Ayan, nawalan siya ng ngipin sa bandang likod, apat. Kompleto yung ibang ngipin niya sa kabilang side. Ayan, so may apat po siyang nawawalang ngipin. So, ang tawag po dito ay partial denture. Ito po yung pinaka-common na ginagamit sa Pilipinas. Siyempre dahil mahal po yung mga implant, yung mga bridge, kaya ito po yung mas pinaka-convenient po sa mga pasyente. Pero dito po sa bansang Kuwait ay bihira pong nagde-denture yung mga lahi po nila dahil siyempre mayayaman po sila and mas gusto nila yung fix na. So ang partial denture po dito sa aming clinic ay nagsiserve lang as temporary. So yes, ayan po. So, yung mga Filipino po na nagtatanong kung magkano yung partial denture or denture sa amin, hindi ko po ma-advise na dito po kayo sa aming clinic magpunta kasi medyo mahal po talaga yung singil ng aming doktor sa partial denture. So, ayan. Okay, so next po na pwedeng ipamalit ay yung tinatawag na bridge. So, ito po yung ngipin na nawawala, di ba? So, pag po kayo ay magpapa-bridge dito po sa aming clinic, usually yung ibang doctor hindi po ginagawa ito. Pero pag si doctor po namin, kailangan pong ma-root canal itong dalawang abutment. Ang ibig sabihin po ng abutment ay yung kinakapitan. Ayan. Siguro dahil kapag ka siya ay nagtanggal ng malaking portion sa tooth structure o sa ngipin ninyo, ay hindi siya matatakot na matatouch niya yung pulp. And syempre kasi yung ibang pasyente pagka nagkaroon ng sensitivity and naidikit na yung bridge nila, so mas mahirap yon dahil kailangan pang butasin yung bridge. Kaya mas gusto niya na niro-root canal na yung mga abutment. Ito yung mga abutment bago namin i-bridge. So pagka bridge po, natalakay ko na to sa dati kong vlog, ang gagawin dyan is paliliitin po itong mga ngipin na ito, itong tinatawag na abutment or kakapitan. Pagka po sila ay lumiit na, magiging ganito yung itsura nila. Wait. Ayan. Ganyan na yung itsura nila. And then, susukatan po yan. Maghihintay po kayo ng 2 weeks bago po magawa yung bridge. And pag nagawa na po, itatry po natin. Ito na yung magiging itsura ng bridge. Itatry po namin yan pag nag-fit po ng maayos, fully seated, na-cover ng maayos yung margin, walang space, okay po lahat, maganda yung bite, and satisfy yung patient sa kulay ng kanyang ngipin. That's the time po na isesemento po namin ito para maidikit ito sa inyong mga ngipin. And hindi na po ito matatanggal. Bihira pong mabasag ang aming bridge dahil zirconia bridge po ang aming ginagamit. So, hindi na po kami gumagamit ng porcelain fused to metal na bridge. Lagi na pong zirconia bridge ang aming ginagamit. Okay? So, after po ng bridge, ang next naman na pwedeng pamalit sa nawawalang ngipin ay ang tinatawag na implant. So, yes. Pag po kayo ay magpapa-implant, yun nga lang, medyo mahal po ang implant dito. Ang nasabi ko na po dati ito sa aking vlog, pero pag
po kayo ay Pilipino, ayan, 250 KD po para sa mga Filipino. So, depende po yan kung may enough pang bone. Dahil kung wala po, may additional charge po ang pagpapa-bone graft. So, yes, mga kapatid, kung kayo po ay magpapa-implant, ayan, i-drill po yan ng doktor, paloob, yan, maglalagay po siya ng metal, ayan ang tinatawag na implant, ayan, pag na-drill na po, ganyan yung magiging itsura sa loob, and after 2 months na nag-heal na, and kumapit na talaga itong metal na to sa inyong bone, babalik po kayo para kayo po ay masukatan. So, pag kayo po ay sinukatan, malalagyan po kayo ng impression coping. And, syempre, medyo mahirap na yung ipaliwanag. And, so, pasisimplihin na lang natin. After po kayong masukatan, semento na ang inyong implant. Yan, usually, 2 to 3 months po yung paghihintay bago po kayo masukatan. So, pag nasemento na po ang inyong implant, lalagyan na po kayo ng abutment, metal abutment, ayan. Ilalagay na po yung abutment. Yan. So, yan yung parang magsisilbing kapitan ng crown. Yan. Yan. And ilalagay na inyong na ang crown. So, ayan, kompleto na ang inyong ngipin. Yan. Okay? So, yan po yung tatlong uri na pwedeng ipamalit pagka kayo po ay nawalan ng ngipin. So, yan lang po yung ginagawa namin dito sa aming clinic. Una is yung partial denture or yung denture. Pangalawa is yung bridge. Ayan. And pangatlo is yung implant. Ayan. So, yes mga kapatid, kung kayo po ay may mga katanungan sa aking vlog, welcome na welcome po kayo mag-comment sa baba, dyan sa box, dyan sa baba, sa comment section. And sisiguraduhin ko pong masasagot ko kayo. Or pwede rin po kayong mag-message sa aking FB page or sa aking FB account kung kayo po ay may mga katanungan. And i-make sure ko po na masasagot ko kayo kung hindi ako busy, okay? So yes, yun lamang po ang aking vlog and I hope nakatulong po ito sa inyo. Ako'y magpapaalam na. Thank you for watching and see you next time. Bye!